Yo, isang mapagpalang araw po ulit sa inyo lahat. Ako po ulit si Alfred Solis, also known as Crazy Al. For today's video, may gusto po akong tulungan. Isang batang pinanganak po ng premature baby at siya po ay pinanganak ng 7 months old. So, sa pagkakataong ito, siya po ay nakakumpine dito po sa Don Manuel Hospital o mas tinatawag po namin Emergency Hospital dito po sa Balayan, Batangas. At siya po ay nangangailangan ng mahaba-habang gamutan dahil siya po ay kailangang ipasok sa incubator at nagkaroon po siya ng infection sa dugo. Dahilan kung bakit nilagyan po siya ng hose sa bibig na yun daw po ang dinadaanan ng dumi ng dugo niya para po siya maging okay na. Ano po, hindi po ako familiar kung ano po yung sakit niya pero sana matsyempohan po natin yung doktor sa loob. Ginagawa ko po itong video to para makatulong po ako sa kanya. Pero ngayon po, nakagawa po ako ng pagkakataong makatulong ulit sa kanya. Kasi nung nakaraan po, nagbigay na po kami ng tulong. So ngayon po, naggawa po ako ng promo dun sa negosyo ko po sa online games. So naglabas po ako ng promo na yung kikitain po ng aking negosyo ay sa kanya po mapupunta. So gusto ko na pong makita ang bata at sana'y maging okay na po siya sa pagkakataong ito. Kasama ko po si Consuela Neneng, yung isa po sa mga lumapit po sa akin para matulungan tong bata na taga Barangay Gis, Balayan, Batangas. At marami din po nabigay ng tulong. Salamat po kay Ma'am Yusel, ang may-ari po ng Shatra na nagbigay po ng 1,500 pesos tong nakaraan po na naibigay ko na po sa bata nung last po na nagpunta ako. At may nagbigay pa po na 3,500 kay Ma'am Jonah Galfo. Hindi ko po alam kung taga saan si Ma'am Jonah, pero Ma'am Jonah, maraming salamat sa gang napakabuti niyo po. At syempre, taos puso po ang pasasalamat ko sa Panginoon Diyos kasi patuloy niya po akong ginagamit para makatulong po sa ating mga kababayan. At syempre, unang-una, maraming salamat po sa lahat po ng player ko sa Loyalty MU. Dahil nung naglabas po ako ng promo na times 4, first time ko po maglabas ng ganong promo is para po sa batang ito na matulungan po natin. So, tara, samahan niyo po ako makita yung bata. Magkano po ginagastos ang araw? Siguro po sir, pumapatak po siya ng 7,000 po. 7,000 po isang araw? Opo. Yan doon na din po siguro ang pagkain ng mga mama ko po doon sa hospital. Pero yung sa mismong gamot po ng bata, magkano po ang inaabot? Ang mismong turok po ng bata, yun magkano po? 550 isang pera. 550 isang pera. 2,550. 2,550. Maliit lang po isang turok lang po sa'yo.
2,550 po ang inaabot sa bawat turok. Maliit lang po yun. Tapos kunyari po, hindi po yung na-consume ni baby, tinatapon na din po yun kahit laman. Laman. Ayun nga yung paliwanag, doon nandun ako, di ba? So, meaning gumagastos kayo ng 6 to 7,000 a day. Ano nga yung kwento? Paano ka ng anak? Nung araw po, March 25 po, 1 PM, mga 1 PM po yun. Ang kapatid ko po ay nagle-labor na po kasi hindi na po niya kaya, lalabas na daw po ang kanyang baby. Sinabi po nila dun po sa unang ospital na pinadinalhan. Sa unang ospital? Sa unang ospital na pinadinalhan. Tinanggihan po kasi wala daw po incubator dahil daw po premature babe po. Sumunod na po, sinugod na naman po namin sa isang hospital po. Ano po, nung una po nakikipag-deal na po kami, meron po kaming hawak na 15,000 po. Tapos pinasok na po nung kambal ko doon, tapos bigla ko nung basang doktor, sinabihan po kami na po, nung na daw po, wala daw po incubator, hindi daw po pwede doon ang kapatid ko. Doon po hinang-hina na po siya, yung mga manok na po siya talaga. Tapos po doon po, yung nangyari po, sa private na po namin siya sinugod, diyan po sa may hospital po. Tapos doon po sa labas po, talaga pong hinang-hina na po ang kambal po. Ilaw lumabas po ang mga nurse doon at sabi ko wala daw yung doktor. Yung mga busy daw po. Ngayon po, hindi na po kaya ng kapatid ko. Sabi po daw yung mga anak na po daw siya. Ang tiyak ko na lang at nanay po, nagpaanak sa labas po ng hospital. So nanganak po siya sa labas ng hospital? Sa gilid ng hospital? Opo, sa gilid po, hanggang lumabas na lang po yung ano. Saka po kami, binigyan ng pansin po nung lumabas na po ang baby. Tapos bigla po pinasok na po nila. Nung una pa sinabi po nilang wala daw yung doktor. Tapos nung pinasok po nila, bigla nilang sila magsabi mag-down po yun ng 40,000 para po dito. Tapos nagka-doktor na po. Bigla ganyan po sa unang saklap po nung inabot po namin dun sa hospital. Halos 50-50 na po yung kapatid ko, tsaka po yung baby po niya. Nung sa inis ko po nun sa tatlong hospital na po, tinanggihan po ang kapatid ko hanggang sa nanganak na lang po kami na yung kapatid ko sa labas. So, nagawa ko po na i-post po yun para po sa social media at nag-mention po ako ng mga hospital na yun. Natakot po ako kaya ako binilate ko na rin ako. Pero madami yung nakakita po nun ng kababayan ko namin dito sa balay na lang po nila yun. Kasi nangyayari po talaga dito sa panahon po natin ngayon. Pag wala po tayong pera, mamamatay ka po talaga. Lalo COVID po, lalo po sinasamantila po nila pag mahirap ka po. Pag wala ka pong pera. Ano ang kalagayan ng bata ngayon? Ngayon po, yung baby po namin, nilipat po namin sa public hospital dahil walang malalang pera, nalubog na po kami sa utang. Nandoon po siya sa public hospital kung yung baby po ay lumalapan, kung hindi pa po masabi ng doktor kung stable po siya, binibigyan po siya ng 2 weeks po. Pagka nalagapasan po niya yung 2 weeks niya, mag-1 week na po ngayon, yun po masasabi po ng doktor na stable na po. Stable na yung bata. Ngayon po, binibigyan po siya mga karampatang gamot po, mga turok-turok po para po ma-infection po kasi siya sa dugo at saka po sa organ po niya, kailangan po niyang pag-aapan niyan siya. Ngayon po, meron po swero po na nakapasok sa bibig niya hanggang tiyan niya po, tinatanggal po yung mga infection sa tiyan niya na dumi po na hindi po niya nalabas kasi po 7 months po siya, hindi po siya able na tumaita kaya po dun na lang po, inaano po, lalabas po ng ano. So meaning yung bata ngayon medyo kahit paano okay na. Sabi ko stable po pero nagiging okay po sabi ko ng doktor. Okay. Pero tuloy-tuloy ang turok sa kanya no. Tuloy-tuloy ang gamutan po niya sa 2 buwan po kung aabutin din siguro po ng gamutan niya po sa hospital po. Yun po, meron po kami private feed pedya. Hindi ko lang ako alam, hindi po ako sure kung sa Japan totoo. Pero ang alam ko po ang bayad po sa isang doktor sa professional fee po ng private na pedya yun ay napumapatak po ng 3,000 po sa isang araw lang po yun. Doon sa online business ko po, naglabas po ako ng promo. First time ko po maglabas ng promo na times 4. Pero usually, hindi po ako naglalabas ng promo na ganun kataas. Pero yun po, ginawa ko yung promo na yon para sa inyong anak. Sa inyong anak, ano. So, ngayon po, nakalikom po ako ng almost 15,000 pesos doon sa aking trabaho. Although dapat yun sa akin na dapat. Kita ko na dapat yun. Ano?
Siyempre, business ko yun. Pero yun, eh, para na kay baby, ano. Thank you, sir. Tapos, binagbigay pa ng tulong na 3,500 galing kay Ma'am Jonah Galfo. Maraming salamat, Ma'am Jonah, sa... Pasalamat po kay Ma'am Jonah. Ma'am, thank you po sa tulong niyo po. Malaking tulong na po yun para sa gamutan po ng baby. Thank you po. Si Lord na po ang bahala sa inyo sa lahat po ng tumutulong. Tsaka yung may-ari ng Shatra, nagbigay na 1.5 noong nakaraan, di ba? Binigay ko sa inyo 1.5. Opo, thank you po, Ma'am. Yung may-ari po ng Shatra, yung salon po dito. Kay Ma'am, ano, Yosel. Kay Ma'am Yosel po. Manalo yan. Ayun, kasi siyempre, ito po yung total po ng akin pong dapat kikitain ko na ibibigay ko nalang sa bata. So, bali, ang total po ay 19,000 para sa bata. Sana makatulong yan sa... Napakalaking tulong na po yan, sir, para po sa pang-araw-araw na gamutan po ni baby, sir, sa mga gamot po na pangangailangan po niya, sir. Salamat ayun po, sir. Sa lahat ng player ko sa Loyalty MU, maraming salamat. Nandahil sa inyo, nakaligom ako ng budget para thank kay baby. Po. Thank you po sa inyong lahat. Malaking tulong na po yun. Salamat po kayo sa ano, sa lahat ng Loyalty MU players. Salamat po dyan sa lahat ng Loyalty ML players po. MU players po. Pagpalain po kayo, sir. Thank you po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Siyempre, maraming salamat kay Tita. Nene, kung siya na po ng barangay. Maraming salamat po. Salamat po. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Unang-una, taos puso po ang pasasalamat ko sa ating Panginoon Diyos sa patuloy po na paggamit niya sa akin upang mag-abot po ng blessing at tulong sa ating mga kababayang nangangailangan. Salamat po sa ating sa lahat po ng aking Loyalty MU players, sa lahat po ng player ng Loyalty MU. Maraming salamat po sa inyong tiwala, suporta at pagmamahal. Maraming salamat po. Siyempre, salamat din po kay Ma'am Yusel sa may-ari po ng Shatra. Kay Ma'am Jonah Galfo, maraming salamat po, Ma'am. At syempre, please isama nyo po sa inyong mga dalangin ang batang ito na makasurvive po siya sa kanyang pinagdadaanan. Base naman po sa kanyang mga magulang, sa doktor po, ay lumalaban daw po ang bata at nagiging okay naman po. Kaso nga lang po, matagal pa po talaga ang kanyang gamutan. Siguro, hindi lang po daw isang buwan, mahigit pa siyang kailangan magstay sa ospital, pero naway maging okay na po siya. Muli, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel ko. Please click the notification bell para mas marami po tayong matulungan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Peace.